Formal nang inilunsad kahapon ng Department of Tourism o DOT ang Tourist Assistance Call Center, kabilang na ang mga hotlines na maaring tawagan at lapitan ng mga turista sa bansa. Isa sa mga hinaing ng ating mga partners sa tourism industry, yung ating travel stakeholders, ay pag nagkaroon ng problema or any issue yung ating mga foreign guests dito sa Pilipinas, more often than not, hindi po nila alam kung sino yung tatawagan nila or saan sila pupunta para makatanggap ng government information or assistance for that matter. And the Tourist Assistance Call Center provides such comfort and convenience to the tourist with a consolidated number that they can call via landline, mobile, on the web, as well as via chat mechanism. Sa naganap na pagtitipon ay isinagawa rin ang live demonstration ng proyekto. Samantala, nilino ni DOT Secretary Christina Frasco na mas pinili nila na mag-hire ng mga agents para maging katiwala sa proyektong ito sa kadahilan ng mas epektibo at hindi mapapalitan ang talino hatid ng mga tao kumpara sa artificial intelligence. Sa katunayan, ang mga agents ng tourist assistance ay mga tenured o mayroon ng experience sa industriya at sila ay sinanay sa loob ng 3 buwan kung saan tinuruan sila ng mga teoretikal at praktikal na kaalaman, kabilang na ang pagsasagawa ng mga roleplay scenarios upang mas maging epektibo ang pamilyarisasyon sa mga dapat nilang malaman. Kaugnay nito ay ang mga serbisyong hatid na proyekto kung saan kabilang sa mga aasahan ng mga turista ay ang pagsagot sa kanilang mga queries, reklamo, pulisiya sa destinasyon, logistical matters, mga pamamaraan sa transaksyon, travel agency, tour guides, safety protocols, mga impormasyon patungkol sa kultura at kagawian sa Pilipinas at marami pang iba. Hinggil naman sa posibleng pagkakaroon ng mga prank calls, sinabi ni Secretary Frasco na maigting nilang babantayan ang mga ganitong pangyayari upang masigurado ang maayos na serbisyo para sa mga turista. Sa kasalukuyan, 2 lengguwahe pa lamang ang mayroon ng proyekto, English at Tagalog, at ito ay balak pang dagdagan ng mga foreign languages sa mga susunod na pagkakataon. Samantala, alinsunod sa pag-expand ng proyekto ay sinabi ni Frasco na ibabase ng kagawaran ang bilang ng mga idadagdag na agents at iba pang pangangailangan depende sa bilang ng demand at mga idinudulog na katanungan at problema. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.